sa dami ng mga pagsubok na hinaharap ngayon ng ating bansa, mukhang may isa pang daragdag sa mga iniisip ni Juan de la Cruz. Ang tinutukoy ko po ay ang tinatawag na El Niño Phenomenon. Ang El Niño Phenomenon ay isang pagbabago sa klima na maaari makaapekto sa agrikultura, ekonomiya, at takbo ng pamumuhay ng mga maaapektuhan nito. Gaano nga ba kalawak o katindi ang nagbabantang hagupit ng El Niño sa ating bansa? Dapat ba natin itong ikabahala? At ano ang pwede nating gawin at ang pamalaan upang mapagtagumpayan ito? May pag-asa kaya? Magandang gabi, ako po si Kata Inocencio. Samahan niyo akong talakayin ngayong gabi ang pagharap ng Pilipinas sa El Niño Phenomenon dito lang sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran, Diyos at Bayan. So yan po yung characteristics ng weather natin kapag El Niño. Madami po muna tayong ulan o habagat. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan. At sa pagkakataong ito ay makakasama po natin ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section o CLIMS, ang Climatology and Agrometeorology Division ng PAGASA, si Miss Ana Liza Solis. Welcome po to Diyos at Bayan, Miss Ana Liza. Magandang gabi po sa inyo, Miss Kata, at sa lahat po ng mga nanonood dito sa ating programa, Diyos at Bayan. Ayan, maraming pong salamat at kayo po ay may panahon para sa amin, ang lalo na ngayong panahon na nag-uulan na naman at nagbababagyo. Ito nga pong nakaraang inaasahan nating malakas na bagyo, si Betty, abay, awa ng Diyos ay tila lumihis at hindi direktang naapektuhan ang ating bansa. Bakit po ganoon, Miss Ana Liza, konting paliwanag po, bakit inaasahan siyang malakas na bagyo, eh bigla naman pong hindi naman talaga tumama sa ating bansa? Ano yes, po yung nangyari po, dyan? Miss Kata, at this time of the year, tuwing buwan po ng Mayo, usually po, yan po yung normal track ng ating mga bagyo na yan po ay nagre-recurb o hindi pa po masyadong tumatama sa ating kalupaan tuwing buwan ng Mayo. Dahil ito po ay nagsisimula pa lang yung ating tinatawag na panahon ng tagbagyo or yung pagpasok ng habagat. So usually po kapag nag-cross na yung ating mga bagyo, yung kasagsagan po ng habagat ay yung pagdating po ng July, August, September. So mapalit nga po tayo medyo na at least itong si Betty ay hindi po direktang natamaan ang ating kalupaan dito sa bagyong Betty dahil sa ganito po Mayo. At kasama rin po niyan yung sinasabi po natin kasi po na merong El Niño na usually po ay ganyan din po ang characteristics ng mga bagyo kapag may paparating na El Niño. Ayan, nabanggit niyo ang El Niño, no? Dahil narinig natin yung katagang niyan. Merong El Niño, sa kabilang banda ay meron namang La Niña. Sino ba yung mga batang niyan? Si Niño at si Niña. Paliwanag po natin ang El Niño. Apo. So, Miss Kata, ang El Niño ay ang warm phase ng tinatawag na ENSO or El Niño Southern Oscillation. So, ito po yung medyo technical pero in common po isang klase ng natural climate variability. So, ito yung interaction po between the ocean and the atmosphere. Ibig sabihin po, kung anong pag-init o paglamig ng ating ocean, lalo-lalo na po sa Dagat Pasipiko, ay nagre-react po yung ating atmosphere above it. So yun po yung nagkakaroon ng kung bakit merong El Niño or La Niña. So kapag ang El Niño naman na tinatawag, ito po yung pag-init ng temperatura ng ibabaw ng Dagat Pasipiko doon sa tinatawag na Central at Eastern Equatorial Pacific. So kapag ganun po ang nangyayari, humihina po yung hangin na nagdadala ng moisture at kaulapan sa atin para makapagpaulan. So lumalayo po yung mga moisture na yon. Kaya ang nangyayari po kapag merong El Niño, medyo po konti po ang ulan o may reduction sa tubig ulan sa atin. Kapag La Niña po naman, yung tinatawag nating easterly,
ay mas lumalakas naman po. So, ibig sabihin, mas itinutulak yung maraming moisture papunta sa atin mula sa dagat Pasipiko kapag La Niña, kaya ang resulta po nito ay medyo mas marami ang ulan ang natatanggap natin. So, si El Niño at si La Niña, yan po yung pag-init ng temperatura ng dagat. Si El Niño, si La Niña, ang paglamig ng temperatura ng dagat Pasipiko na meron pong nagbibigay ng pagbabago sa ating climate pattern, particularly sa ulan. Posible po ba na itong El Niño at La Niña ay magkasunod parate, or meron pong series na nangyayari na puro El Niño lang po and then matapos niyan ay La Niña naman? Opo, iba-iba po yung pattern ng El Niño at La Niña. May possible pa na kapag katapos ng La Niña ay merong El Niño, kagaya po nito katatapos natin sa La Niña, meron naman pong El Niño. Pero dumadaan po muna tayo sa tinatawag na ensol neutral conditions. So bago po mag-transition siya from El Niño or La Niña or vice versa, may ensol neutral condition po. Ibig sabihin po, yung normal lang, yung temperatura ng ibaba ng dagat, walang masyadong pag-init or walang masyadong paglabi. Pero usually po, mas marami po yung tinatawag na La Niña episode or event kaysa El Niño episode. Ibig sabihin po, mas madami, mas frequent po yung pagkakaroon ng La Niña kaysa El Niño base po sa mga data natin since 1950s. Masasabi po ba natin na dahil maraming tubig ang kumbaga ang dadalhin ni La Niña ay mas delikado po ang sitwasyon kapag La Niña po? Yes po, Ms. Gata. So, sa katunayan po, since 1920, yung sabay na po simula ng ating pandemic 2021 hanggang dito po first quarter ng 2023 ay naranasan po natin yung La Niña. Ibig sabihin po, medyo mas marami ang ulan na ating natanggap sa loob ng tatlong taon during pandemic, kasabay na rin po yung La Niña, lalong-lalo na po yung last quarter lagi ng ating mga taon, usually October, November, December, yan po yung marami ang ulan nating naitala sa panahon ng La Niña during the past 3 years po. Ano naman po yung magiging epekto po kaya ng El Niño na nakikita po ninyo na mararanasan po ng ating bansa ito pong darating na mga buwan? Dapat po ba nating ikabahala ang mga epektong ito? Well, Ms. Kata, isa din pong characteristics or yung epekto ng El Niño na nagaganap sa atin is yung paglakas po ng ating habagat. So gaya po ng nabanggit natin, meron po tayo nagdaan na bagyo na ito si Betty, and then nakakapagpainting po ito ng ating habagat. So ito po ay simula pa lang ng ating panahon ng habagat. So ibig sabihin po, medyo mas marami po munang ulan ang matatanggap natin ngayong panahon ng habagat bago po natin maranasan yung posible pong kakulangan or reduction sa tubig ulan na posible magresulta sa dry spell or drought. So yan po yung characteristics ng weather natin kapag El Niño. Madami po muna tayong ulan o habagat sa panahon ng habagat, and then pagkatapos po ng habagat, the last quarter of this year up to first quarter of the following year, doon naman po natin posibleng maranasan yung reduction sa tubig ulan na posibleng mauwi po sa dry spell or tagtuyot. Ayun. So, hindi po natin maiwasan dahil archipelago ang Pilipinas at nasa napapaligiran tayo ng tubig dagat. Mm-hmm. Ano po? So, yung behavior, kumbaga, ng dagat pati ng mga ika nga ninyo ng atmospheric pressure po ba ang tawag doon? Tama po ba yung aking terms? At ang interplay nila po ay... Oh wow. Okay, okay, naalala ko pa yung aking science class. Ay ang interplay ng ito ay talagang may ganung klaseng epekto, either sobrang init or sobrang lakas ng hangin o sobrang lakas naman ng dalang tubig sa ating bansa, ano? Higit na naawa ho ako doon sa mga unang dinaraanan ng bagyo madalas diyan sa may Bicol, sa Visayas area. Kumbaga yung nasa tabing dagat, sa tabi ng Pacific Ocean, ano po, yes, ay sadya po agad
na tinatama. Ito po bang mga ganito po ba? Ay, hindi po ba natin napepredict? Talaga po bang medyo pabago-bago talaga ang behavior ng panahon na maaaring kangan natin, inaasahan natin na babagyong malakas, yung pala ay hindi. O kaya kung hindi naman ay akala natin ay simpleng hangin-hangin lang, yung pala ay napakalakas pala ng bagyo na maaaring makapinsala. Hindi po ba natin talaga ito ma-forecast? Dahil alam ko, trabaho po ng pag-asa yan. Ano? How accurate is our forecast? Oh, so usually meron naman po napipredict po natin kaya po merong pag-asa dahil meron po tayong forecasting tools. So in terms of long-term climate, so gaya po nitong El Nino or La Nina, napopredict po natin 6 months in advance or earlier dahil meron naman po tayong mga datos at mga monitoring stations galing po doon sa mga tinatawag na global prediction centers. Dito naman po sa mga short term, gaya po ng mga weather at saka po ng bagyo. So meron po tayong mga instrumento dyan at saka po mga magagaling ating mga forecasters para ma-predict po ang ating bagyo. And kung pag-uusapan po natin, Ms. Kata, ang accuracy, ay linawin po muna natin kung ano po ba yung ibig sabihin ng accuracy na ito. Dahil ang meteorology or the science of weather is not an exact science. So weather works on probability, lagi pong chances. So sa amin po, in our case, kapag halimbawa po sa bagyo, kapag ang forecast error namin sa track ng bagyo ay less than 100 kilometer po dun sa posibleng tatamaan ng bagyo na sentro, ay accurate na po kami doon. So ibig sabihin po, kami ay nakasunod doon sa tinatawag na World Meteorological Organization na required na standard error. So ibig sabihin po, pag less than 100 kilometer ang error namin sa pagtatrack ng bagyo, 100% accurate na po kami noon. Yun po yung tinatawag natin na uncertainty galing po sa mga forecast. So hindi po kami makakapagbigay ng forecast na 100% because weather is not an exact science po. Okay, ito po ba ay totoo para sa Pilipinas lamang, yung ating mga equipment na nabanggit po ninyo? Sa ibang bansa po ba, do they have what we might call better equipment that can predict the behavior of the weather? Or pare-pareho po yan? Ms. Kata, under the Pag-asa Modernization Program, meron na po tayong mga state-of-the-art weather forecasting and monitoring tools and mga instruments po. Gaya po naman tinatawag mga Doppler radar, yung mga satellite receiving facility. So yan po ay katulad at saka mga numerical weather prediction model. So the same at kung ano po yung meron ang ibang bansa, ay nakakasabay po tayo doon. But then, syempre po, marami na rin pong mga laging advanced tools. So, kailangan po lagi nating, lagi din po kaming stay advanced dyan sa mga tinatawag na mga state-of-the-art na forecasting tools. So, whatever meron po globally, meron din po ang Pag-asa. Kumusta naman po ang coordination ng ating local governments po sa Pag-asa, no? Lalo na kapag may nakaambang o may nagbabadyang bagyo o posible pang dilubyo na tinatawag nila. Ano pong klaseng cooperation meron ang ating pamahalaan, ang ating government agencies, ang ating LGUs para po maiiwas naman ang ating mga kababayan ng ating bansa po mula sa kapahamakan lalo na sa panahon po ng nagbabagyo po? Well, Ms. Kata, bali, ang sinusunod po nating National Communication Protocol is from Pag-asa down sa NDRRMC through OCD and then bababa po yan sa mga regional DRR, provincial DRR, municipal DRR. So yun po yung tinatawag nating communication channel na protocol from the national up to the local level or barangay level. So yun po yung sinusunod natin na communication protocol when it comes to DRR and management. So yun po yung sinusunod natin. And aside po doon sa protocol na yun, ay direkta naman din po nakikipag-ugnayan ang Pag-asa
through its Pag-asa Regional Services Division. So meron po kaming 5 Regional Services Division na kung saan yung ating mga local government units, yung mga LGUs na nasasakupan ng 5 PRSDs ng Pag-asa, ay doon po sila posibleng pwedeng magdirektang makipag-ugnay. Ayun, ganoon naman po. Talaga pong coordinated dapat, ano? Kasi hindi po pwedeng isang ahensya lamang or yung mapag-iiwanan or late ang mga response, lalo na ng mga yung mga people on the ground kagaya ng mga LGUs, ano po? Dapat po talaga ay maaga nilang at maagap din nilang na-actionan kung ano man pong abiso ang natatanggap nila. Para naman po sa bandang ating pong mga taong bayan, ano po, nandiyan na po gumagawa na po, kumikilos, gumagawa ng paraan ang ating pamahalaan. Ano naman po kaya ang inyong maisasuggest sa ating mga taong bayan? Ano, ano po ang maaari nilang iambag sa ng bawat Pilipino para po makatulong naman ang bawat isa sa atin sa pagharap ng ating bansa sa El Nino man or sa La Nina? So, may papayo lang po natin sa ating mga kababayan ay stay updated on weather forecast warnings and climate advisories na ipinalalabas ng Pag-asa. So kung halimbawa po nag-issue kami ng tropical cyclone wind signal number 1 ngayong araw na ito, so huwag po kayong basta doon na lang magre-rely doon sa forecast na yun dahil meron po kaming update. Kung meron pong bagyo, usually merong every 6 hours na update. So every 12 hours. So kailangan po makapag-monitor tayo. Hindi po yung isang warning lang ang narinig ng sa Pag-asa, eh titigil na po tayo. So meron po lagi tayong monitoring and update. Napakahalaga po nun para lagi po tayong makagawa ng mga tamang hakbang or preparedness na gagawin. And also cooperate on local measures na ipinalalabas po or ipinasusunod po ng inyong mga LGUs. So mahalagang sundin po kung ano yung mga pinapagawa or sinasabi na mga dapat gawin na preparasyon galing po sa inyong mga LGUs. Napakahalaga rin po. At ngayon sa panahon ng habagat, tag-ulan, so kailangan po ay yung mga maging updated at lagi po sana nating mag-iingat at makinig po sa lahat ng mga updates na kung saan, lalo-lalo na po kung yung inyong mga lugar ay mga landslide-prone areas or yung flood-prone areas. So kailangan po ay lagi po tayong maging handa. Ngayon naman po dito sa paparating na El Nino, so habang meron po tayong tubig sa panahon ng habagat, ay mag-conserve na po tayo ng water para konti na lang po yung hahabuli nating tubig kung sakali pong magkaroon ng dry spell or drought dulot nitong El Nino up to the first quarter ng following year. Ibig sabihin po, maaaring yung next dry season natin ang maapektuhan. So kailangan po ay paghandaan po natin yon. So marami din pong mga local measures at pwede nyo mga gawin sa inyong mga tahanan gaya ng pag-fix o pag-re-report ng mga water leaks para po at least yung ating mga tubig ay matipid din po natin. And also yung ating pong mga farmers sa Department of Agriculture. So marami na pong inihanda ang ating Department of Agriculture sa pakikipag-ugnayan din po nito sa Pag-asa tungkol po dun sa mga preparedness and response plan sa paparating na El Nino. So makinig po tayo sa mga kinauukulan. At lastly po ay makinig po or pumunta po kayo sa Pag-asa webpage, pagasa.dost.gov.ph at pati na rin po sa aming DOST Pag-asa Facebook, Twitter account, and YouTube channel. Ayan, naku, napakaganda ng ating natutunan kay Ms. Annalisa ngayon. Kaya mga kababayan, huwag po tayong pasaway. Sumunod po tayo dun sa mga babala na ating tinatanggap. At kailangan tayong maging maalam. Ayun, pwede naman palang pumunta mismo doon sa webpage ng Pag-asa para alam natin mismo kung ano ang totoong balita at hindi haka-haka lamang o pananakot lamang ng ating mga ilang kababayan dyan, ano, na hindi dapat gawing biro-biro ang kalagayan ng panahon because it could mean a matter of life or death kung kaya kailangan natin ng ekstrang pag-iingat at pakikisama lalo na sa ating pamahalaan.
Maraming maraming pong salamat sa inyo, Ms. Ana Liza Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section of CLIMPS ng PAGASA. Mabuhay po kayo. Mga kababayan, dyan lamang po kayo. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Diyos at Bayan. Blessing ho sa atin ang bansang ito eh. Kapag pinag-aralan natin, dapat talaga ingatan natin dahil ito'y pagpapala po sa atin. This is the end time. At nasabi po ng Bible yan na talagang ang control pa rin yan ay na kay God pa rin. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan upang dalhin sa inyo ang salita ng Diyos para sa bayan. Sa bahaging ito po ay makakasama natin ang ilan sa mga Christian community leaders, influencers at thought leaders upang bigyang linaw ang mga isyu ng bayan sa liwanag naman ng salita ng Diyos. Kasama po natin ngayong gabi ang board member and vice president of Pastoral Care Foundation ng Philippines for Jesus Movement at ang national director of Harvest Field of the Philippines, si Bishop Fred Sea. At makakasama din po natin si Pastor Michael Pastrana, isa sa mga anchors ng Bangon na Pilipinas program ng Live TV God's Channel of Blessings at ministering pastor ng JIL Prayer Garden. Magandang gabi po sa inyo, Bishop Fred at Pastor Michael. Welcome to Diyos at Bayan. Magandang gabi po. Good evening po. Yan. Ang ating pong topic ngayon ay napapanahon dahil sumasama na naman ang mga panahon nitong panahong ito. Isa po sa madalas na tinatanong po ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga nagdududa na o hindi naman siguro din nananampalataya sa Diyos, ay kung mabuti ba talaga ang Diyos, eh bakit nilikha niya daw ang mundo bilang isang mapanganib na mundo? Because through the centuries, mankind has suffered from droughts, floods, and other harsh effects of the weather, tidal waves, earthquakes. In other words, nature seems to be working against humankind. Para po sa inyo, if God is good, then why is His creation harsh towards us? Bishop Fred, pakisagot po yung napakahirap na tanong na ito ng ating mga kababayan. Maganda hong tanong yan at maganda papag-usapan po natin dito. Sa unang pag narinig mo yan, para ba talagang ang hirap, ano? Bakit nga? No? But if you read the Bible and Genesis, ay napakalinaw po doon ng when Eve and Adam nag-fall sila, yung sila ay nagkasala, they disobey God, and then kinurse, nandun na yung curse. So not only yung si Adan at si Eva lang ang nakas, but including yung lahat na. Okay? Kasi nga, even the ground, I kinurse them. So lahat ng ano, naapektuhan talaga eh. And in fact, kasama sa parusa, sa ano, sa lalaki yun, ano? If you read the Bible, so one of the punishment sa lalaki, kasi siya ang head eh, no? Ay talagang bubungkalin niya ang lupa eh, no? Saka siya kakain, no? Sa pamamagitan ng kanyang powers. So part ng curse na yon, so the ground. So kaya hirap tayo, pati sa lupa, binubungkal pa natin, nilalagyan pa natin ng fertilizer at kung ano-ano pang mapapataba para mamunga siya. So in on effort na tayo. Hindi katulad nung hindi pa nakikurse, nung hindi pa nagdi-disobey, ay wala tayong ginagawa, kundi andun kumpleto lahat eh. So because of that sin, so damay-damay na talaga, ano? So hindi kagagawa ng Diyos 'yan. At kagagawa natin 'yan. So that's why 'yun ang nangyari sa atin. But hindi naman nawala ng pag-asa si God. So binigyan pa rin tayo ng opportunity na mabuhay sa pamamagitan natin. So nagsumikap, and in fact, sinabi ng Lord na tayo ang mag-oversee, no? Sa lahat ng kailangan niya. Mga animals, yung mountain, sea, lahat 'yon. Sa atin binigay yung dominion that we will take care of it. So kung nangyayari man ito ngayon, na ganitong nangyayari na ngayon, ay kasalanan po natin. It's not, hindi kasalanan ng Diyos yun. Yun ang nasa Bible po.
Yeah, so you mean to say, Bishop, yung unstable weather conditions, ha? Yung bigla na lang darating ang mga bagyo at nakakasira ng mga tahanan, eh, kasalanan po ng tao yun? Well, kasama na yun po doon. Kasi under ng curse po kasi yun eh, no? Kasi nga, siyempre, napag-aaralan yan ng mga nasa weather po natin, nalo na sa mga sa natural resources natin, na kapag pinutuloy yung mga puno, eh talagang magbabaha talaga. Maghahan lang. Kasi nga, yung dominion, nasa tao eh. Nasa atin eh. Binigay ni God lahat yan eh. Dominion na yan eh. Nasa atin yung pampamamahala dyan. So, mayroon talagang responsibility, accountability ang tao. That's why kailangan talagang ma-educate sila about this. At yan naman ginagawa ng ating pamahalaan, no? Opo. In other words, talagang may consequence, ano? Kung medyo nagpabaya tayo, hindi natin, sabi nga ninyo, hindi natin sinunod yung kautusan ng Diyos about how to take care of our surroundings, no? Because inevitably, yung mga malalakas na ulan ay posibleng dumating. It's also a blessing, actually, hindi po ba, para maiwasan din ang drought. Kaya lang, yun nga, to protect oneself, to protect the human being, may gagawin din dapat yung tao in order to protect himself. Kagaya na sa nabanggitin nyo, huwag magpupuputol ng mga punong kahoy. Kasi yung punong kahoy may silbi yan para pigilan yung napakalakas nga na hampas ng bagyo. Yeah. Hindi po ba? Nandiyan na rin yung huwag kayong magkakalat sa kalsada para hindi kayo binabaha. So meron talagang katungkulan ang tao vis-a-vis or amidst, di ba, the natural movement, the natural behavior of nature. Tama po ba ako doon, Pastor Michael? Yes, tama po kayo diyan, ano. Hindi maialis yung tinatawag natin na accountability, ano. Sa banal na kasulatan kasi, Miss Kata, ano, pagka tiningnan natin, totoo namang binanggit ng salita ng Diyos at walang pwedeng magpasubali na napakabuti ng Diyos. Binanggit yan sa 1 Chronicles 16 verse 34, Psalm 86 verse 5, at Psalm 145 verse 9. At napakarami pang talata that truly God is good. Talaga namang napakabuti talaga ng Panginoon. Pero tama po si Bishop Fred, eh, no? Ang sinasabi natin dito, nung pumasok ang tinatawag na kasalanan, pagbagsak ng tao, lahat apektado na. Ito ang mahalaga maunawaan ng ating mga taga-subaybay. Nang pumasok ang kasalanan, hindi lang eternity ang affected, ano? The whole system ng mundong ating ginagalawan, kasama ang ecological system, everything. Kaya nga pag pinag-aralan natin, even the salvation na inoffer ni Jesus talaga, ay holistic. Kasi hindi po pwedeng kaluluwa lang ang isa-save. Ibig sabihin, kasama din po ang lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao. Pero magandang tingnan din natin yung binanggit ni Job in chapter 2 verse 10, ano? Nung gusto na ng kanya asawa, ang dapat sumpay mo na Diyos mo na yan kasi wala nang ginawang mabuti. Kinuha na ang lahat ng bagay, namatay ang ating mga anak, everything na ating pinaghirapan, para praising, parang sa isang iglap, bigla pong nawala. No? Pero ang sagot ni Job doon ay pagpapala lang ba ang pwedeng tanggapin natin sa Diyos at pagdating sa pagdurusa ay wala na. Bakit may ganong konsepto si Job? Hindi niya magawang tulig sa in o akusahan ng Diyos dahil alam ni Job na nagkasala talaga ang tao at hindi exempted sa pwedeng maranasan dito sa mundong ating ginagalawan. Pero kaya na, Miss Kata, yung tanong niyo po na para ang hirap, ano, yung mga disaster na dumarating, bakit yan ba? Ito ba talaga ay inaalaw ng Diyos? Meron magandang pagtanaw dito na dapat din natin makita na minsan ay parang sa iba ay boring. Pero totoo po ito. Sabi na Ephesians 6 verse 12, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." So magandang tingnan na pati pala ang gawa ng kaaway, maging si Satanas talaga, ay nagkaroon talaga ng pagkakataong makapasok sa mundo ng mga taong, sa mundo ng taong ginagalawan natin ngayon, ano? Ay dahil dito sa tinatawag na kasalanan. So talaga nag-invite ito, yung sinasabi ka na nag-bishop ng curse, at nag-invite talaga ito ng disasters. Part ito ng tinatawag na gawa at plano ng kaaway para lang talagang malaman ng buong sangkatauhan na ang ginawang pagkakataon
pagsuwayin ng ating unang mga magulang, eh hindi isang bahagi lang ang naapektuhan. From generation to generations, eh talagang affected tayo dito. At iti isang malino lamang po na patunay na ang pwede lang gawin talaga ng tao ay magbalik loob sa Diyos. Pero hindi tayo exempted hanggat tayo naririto sa mundong ito. Kaya nga sa banal na kasulatan, bagamat iba-iba ang pagtanong, naririnig ko kanina yung mga kwentuhan, ay may new Jerusalem, may new heaven at new earth. Ang ibig lang sabihin, based on underlying principles, eh talaga ang mundong ito eh hindi na fitted for us. Kaya ang Diyos merong ipiniprepare na mas maganda kasi alam natin na talagang nasira na ng kasalanan. Eh wala namang nagbalik loob sa Diyos. Sabi na Romans 3:10-11, lahat ay tumalikod sa Diyos. Walang naghanap, walang umunawa. Ang Diyos pa nga ang nag-first step at nag-move para lang tayo abutin. Sabi ka nga ni Bishop, nagbigay ng pag-asa because of our Lord Jesus Christ talaga. At isa pa po no na magandang pwedeng gawin ng dahil sometimes it's really beyond us no dahil yes. Nature na kumbaga ang kalaban. Pero napansin po natin na sa pamamagitan po ng pananampalataya at pagdarasal ay maaari pong iiwas ng nature okay ang taong bayan ano po mailigtas na makita na po natin yun in several instances na sa ating pagdarasal ay yung disaster kumbaga yung takbo ng bagyo ay umiiwas dun sa populated areas ano po in other words para maiwasan o mabawasan ang mga pinsala in other words prayer works tama po yes we agree po ang prayer works talaga totoo po yan. At may maganda lang, gusto ko lang magbatin ng konti doon, Miss Kata and Bishop Fred. Yung binanggit ng Hebrews 11:6, very basic, pero magandang tingnan na salino ng salita ng Diyos. Ang sabi kasi doon sa King James Version, those who come to God must believe that He is. That is the first one. Lahat ng lalapit sa Diyos, dapat maniwalang siya talaga yon. Siya ay Diyos. At maniwalang siya ay nagkakaloob. Siya ang reward them of them that diligently seek Him because it is impossible to please God without faith. Magandang makita na kapag kilalapit lang din sa Diyos pero hindi ka naman naniniwala wala tayong aasahang tugon ng Diyos pero pagka yung faith ay solid alam nating walang imposible sa ating Panginoon tama po kayo doon prayer works amen oo Bishop may dagdag po kayo doon oo. Naalala ko yung kwento nung di ba si Jesus nung pinauna yung mga disciple niya na sa bangkana no and then dapat magagabi na yun So, sumunod siya at siya naglakad sa dagat. Tama po ba? And then habang siya naglalakad, nakita siya nila Peter, no? At sabi nga nila, multo, ano? Pero sabi ni Jesus, hindi ako multo, ano? Ako ito. So, nung narinig ni Peter na siya, and then sabi ni Peter, pwede bang lumakad din ako? Diyan, napunta sa'yo. Sabi ni Jesus, of course, pwede. Halika. So, lumakad siya. Paso na nakababa na siya, nakita yung malaking alon. Natakot siya, lumubog siya at bigla sumigaw, Lord, save me. So, niligtas siya ng Panginoon. Alam mo, minsan, ang tingin natin, pag walang problema, walang mga ganitong nangyayari, okay? So, baliwala sa atin ito, ano? Then, pag dumarating na ito, yung tingin natin kay Jesus ay nalilipat doon. Sa sangguna, no? Katulad ni Peter, ito sa malaking alon. Rather than, dapat manatili siya doon kay Jesus, lalo na pag malaki ang mga na problema nangyayari. So, yan ang naging problema ng tao ngayon. Pag walang problema, okay siya lang kay Jesus, pray sila, worship sila. Pero pag nandiyan ang problema, sa problema na tumitingin, hindi na sa Panginoon, kaya nahihirapan. But you know, we have the power. Kapag na kay Jesus ka, may kapangyarihan ka, no? Talagang pwede mong patigilin ang ulan, pwede mong patigilin ang unos. There is power, ano? And ito, totoo nangyari po ito sa akin kasi evangelist po ako ng Christ for Greater Manila for more than 10 years. Naranasan po namin na abutin kami ng bagyo sa pagdangaral ng salita ng Diyos. So may time sa Pampanga noon, talagang grabe yung lakas ng ulan. So walang manunood sa amin, walang ano. So nag-pray po kami. And I rebuke the rain and the wind. Alam nyo, tumigil talaga yung ulan at saka yung hangin.
ay nag-alam po, lumabas talaga, napakaraming tao at nakinig po sila ng salita ng Diyos. Wow. Tumanggap sa Panginoon. So there is power in Jesus. Basta tumingin sa Kanya, huwag matigil siya yung mata natin sa Panginoon. Yes. Magtatagumpay po tayo, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Nangako siya, I will never leave you nor forsake you. Yung po ang malinaw po ang pangako ng salita ng Diyos. Oo nga po, hindi ba nabanggitan ninyo lang yung nasa bangka, nasa Galilee, ano po. Remember, Jesus calmed the storm kasi kasama nila si Jesus. Yes. You know, and Jesus is able to calm any storms around us and within us. Basta kasama natin siya. Iyan po ang magandang punto na ipinunto natin ngayon. Which takes me to the next question. No? As God's created beings, what is our divine relationship and responsibility towards planet Earth that God had given us and the rest of God's creation? Yan. Anong ating relationship and responsibility? Malaki po ang ating responsibility. Nabanggit nga po dito sa Romans chapter 8 verse 22, dito po sa Tagalog, ang sabi po, alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Romans 8:22-23. So napakalinaw talaga doon na may hinaharap talaga tayo. Especially, this is the end time. At nasabi po ng Bible yan na talagang palala ng palala ang nangyayari. Hindi lang sa nature, pati sa ugali ng mga tao. Diba? Talagang sumusobra na. So ibig sabihin, malaki ang responsibility po natin. Lalo na po tayong mga pinasabing Kristiyano o yung mga tunay na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon. Ito ang panahon na dapat ang ilaw na yan ay ilabas na. Huwag ilagay sa ilalim ng lamisa o ng upuan. Kailangan ibabaw po natin. Dapat tayo po ang mamayagpag ngayon na sabihin ang totoo mula sa salita ng Diyos. Mula sa magagandang ginawa ng Diyos sa buhay po natin. It's time na talagang maging bold po tayo rather na hayaan natin itong mga makamundo na talagang pinagmamalaki pa nila ang kanilang ginagawang parumaldumal sa harapan ng Diyos. At hindi sila nahihiya ngayon patungkol dyan. Kaya tayo pong mga anak ng Diyos, ito na ang panahon na tayo tumayo at mag-report tayo sa ating tungkulin bilang mga tinawag na asin at ilaw ng sanlibutan. Amen. Amen. May dadagdag kayo, Pastor Michael? Opo. Gusto ko lang banggitin itong binanggit ng Genesis 2:15-16 para masigit na makita po natin yung ating responsibilidad, ano, sa yung divine relation natin dito sa creation na ginawa ng Lord. Ang sabi po riyan, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Dalawang bagay po ang magandang makita dito. Una, yung accountability and responsibility ng tao to take care ang Garden of Eden, referring to the creation of God. At pangalawa, eh hindi lahat ng bagay pwedeng galawin. Magandang makita po yon na mismong sa Garden of Eden, may command na talaga ang Lord, na talagang dapat ingatan ang creation. May responsibility ang tao na ito talaga ay ingatan. At bagamat sinasabi natin pwedeng pagkakitaan o kaya po pwedeng pagkunan ng likas na yaman, ang kabundukan, pero magiang dagat, pero hindi po pwedeng itipagsamantalahan lamang o kaya naman ay parang yung salitang kanto na parang mababoy dahil sa ilang mga tao na talagang ginagawa itong palabigasan lang. So maging magandang makita yung accountability. At pagdating sa mga lugar, boundaries at sa bansa natin, wala tayong dapat pagsisihan, ba't sa Pilipinas tayo na ilagay? Eh dapat talaga nating mahalin ito na higit. May paralang Acts 17:26 From one man, he made every nation of men that they should inhabit the whole earth.
and He determined the time set for them and the exact places where they should live. Blessing ho sa atin ang bansang ito eh. Kapag pinag-aralan natin, dapat talaga ingatan natin dahil ito'y pagpapala po sa atin. So ang ibig lang sabihin ni isa lang bansang Pilipinas, dapat talaga pangalagaan natin ang likas-yaman nito, ang kabundukan, dahil ito din naman ang magbibigay ng protection po sa atin. Kaya ang mga katotohanan ito, dapat lagi maipaalala sa bawat isa sa atin na meron talaga tayong accountability and responsibilities dito sa bansang ating kinabibilangan. Ayan, sa puntong pong yan ay tatanungin ko po kayo, ano po ang pinakamainam na uri ng pagdarasal para po sa ating bansa upang po sana ay patuloy tayong mabigyan ng favorable climate ng ating Panginoong Diyos. Ayon naman po sa PAGASA tsaka sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay hindi naman daw lalala ang El Nino sa puntong makakapagsira o makakapagpabagsak ito ng ating agrikultura at ekonomiya. So, pero alam naman po natin na anumang oras po, dahil lalo kung panahon na ho ng pagbagyo, at hindi po natin na predict or na forecast talaga ang pagdating ng mga ito at kung ganong kalakas, ay papaano ho tayo mananalangin bilang mga mamamayan para po sa ating protection, unang-una na. Pangalawa, para rin talaga sana ma-spare tayo ng ating Panginoon, no, sa kapahamakan dulot ng masamang panahon. Maari po bang mauna na kayo, ano, Bishop Fred, and then sundan po ninyo Pastor Michael. Napakaganda pong dapat pag-usapan po natin 'yan bilang mga responsible sa ating kalikasan. At yan po ay tayo ang binigyan ng authority ni Lord na pamahalaan yan according to the scriptures. Ano ha? Ay yung paano tayong manalangin patungkol dito. Ano ha? Well, ang pananalangin po kasi ay hindi ito napapaloob lamang sa may gusto tayong mangyari o kaya may hinihingi tayo ng pabor. Ano po? At may hinihingi tayo na gusto natin mangyari. Kasi ang control pa rin yan ay nakay God pa rin. Ano, nasa taas pa rin ang control. Kaya ang mainam na talagang pananalangin ay yung maging malapit tayo sa Panginoon. Yung pang pakita natin na mahal natin talaga ang Diyos. Okay? Yung, kasi ang favor ni God, hindi doon sa galing kung paano ka magsalita at magsabi ng kailangan mo. Hindi rin nakukuha ko yan sa iyak at sa luhod na kahit anong maghapong kang nakaluhod yan. Ang prayer talaga is his closeness to God. No? Kung malapit ka sa Diyos, intimacy na tinatawag, yung lagi kayo nag-uusap. No? Yun ang effective na pananalangin. Kasi isang sabi mo lang doon, alam na ng Panginoon yun. Kasi close ka sa Kanya eh. Pero kung malayo ka sa Kanya, eh minsan parang ginagawa nating gasolinahan si Lord, ano? O kaya parang bumbero, ano? Takapatay lang ng sunog, ano? Hindi po ganun eh. For us as a Christian, we need to be mature. Kailangan nating talagang kilalanin ang lubusan ng Panginoon. Talagang yung life natin talaga, maging malapit tayo sa Kanya. Kasi sabi nga po ng Bible, hindi mo pa sinasabi, alam na ng Panginoon. Alam na ang gusto mong mangyari. Alam niya na yan. They know everything. Alam niya talaga lahat yan. So, I think sa akin po, para maging effective ang ating gawin, balikan natin ang Panginoon. Mahalin natin siya ng Diyosan at maging malapit po natin. Basahin natin ang salita ng Diyos araw-araw. Kasi sabi mo, tapos hindi mo nga binabasa ang salita ng Diyos mo pa, tapos hihingi-hingi ka ng plado. Hindi mo siya kilala ng lupusan. But if you read the Bible, araw-araw mong binabasa, ay makikilala mo siya ng lupusan. Kahit hindi ka na humingi sa Kanya, alam niya na. Kaya niya. Yan lang. Wow. Yes. Amen. Maganda po yung payo ninyong yan para sa lahat at paalala. Dahil ika nga daw ho, ang Bible daw, ang love letter ng ating Panginoong Diyos sa atin. Not only that, no, on a practical level, eh para daw yan yung operation manual natin. Right. No, bilang mga human beings na created niya, eh dyan nakasulat
kung paano tayo dapat mabuhay at nang mabuhay ng maayos. Hindi ho ba? Kung yung ating mga appliance, eh, may manual how to operate, eh, ganyan din po tayo. Nandiyan daw po sa Biblia yan. Ano? At saka, pangatlo, syempre, para malaman natin kung ano ang intensyon ng ating Panginoon sa, para sa atin sa araw-araw. Hindi po pa. Yun nga po, eh, nandiyan nga po, nakasulat na nga po. Eh. Hindi naman tayo kailangan mag-aanga-anga o walang alam. Maging siguro sa mga bagay na yun nga, na mga that could be life-threatening for us or scary for us, yung mga bagyo, yung mga pagbaha, ay hindi naman tayo kailangan mapahamak dyan eh. Kaya tayong iligtas ng ating Panginoon. Yun nga lang dapat malaman natin kung ano ang kanyang instruction sa atin. Pastor Michael, para yes. po sa inyo, and please pray as you speak, and then please continue in prayer for our nation. Okay, napakaganda ho no, nabanggit po ni Bishop Fred Miss Kata doon sa about Word of God. Sa banal na kasulatan may mga scriptural prayer, basahin ko lang yung isa no. Psalm 57 verse 1 up to verse 2. Ano, have mercy on me, O God, have mercy on me. For in you my soul takes refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed. I cry out to God most high, to God who fulfills His purposes for me. So sa banal ng kasulatan ho mismo, talagang ipinapahayag na ang Diyos naman tumutugon at kaya tayong itawid sa lahat ng disasters ng buhay, sa lahat ng mga pagsubok. Pero susugang ko yung binabangit kanina ni Bishop Fred ano, about relationship. Ano? Kasi doon sa Matthew chapter 6, beginning verse 9 up to verse 14, binabanggit doon na ang prayer talaga ay hindi basta nakabisado lang eh. Hindi prayer lang na parang pattern kasi yung Matthew chapter 6 eh. Pero may underlying principles. Hindi masamang panalangin yung Ama namin, pero may underlying principles. Kasi ang binabanggit doon ay Ama naming sumasalangit ka. Ano, sambahin nawa ang pangalan mo dito sa lupa gaya sa langit. Doon pa lamang sa beginning word ng prayer na yun, phrase, ay nagpapakita na it has something to do with our personal relationship with God. Kasi napakahirap manalangin at sabihin Ama namin na sumasalangit kung hindi ka naman talaga tunay na anak. Very basic ito sa teaching ng prayer. Ano? Mahalaga yung relationship na binabanggit ko kanina ni Bishop Fred na dapat ang lahat na nananalangin sa Diyos, nagpe-pray sa bansa, nagpe-pray sa bawat isa sa atin, sa pamilya, eh totoong anak ng Diyos para marinig naman po yung ating panalangin. Dahil kapag kakaho tayo lumapit sa Diyos at tayo po ay may totoong pananalig at pananampalataya at anak po tayo ng Diyos, ay mangyayari yung John 14, beginning verse 13 up to verse 14, ano? Na anumang bagay na hilingin nating panalangin sa Diyos at hilingin natin sa pangalan ng Panginoon Jesus na binanggit din doon sa pattern of prayer in Matthew chapter 6, beginning verse 9 up to verse 14, eh gagawin ng Panginoon Jesus. Sabi niya, whatsoever you ask to the Father in my name, I will do it. Gagawin ng Panginoon. Ibig sabihin, tutugon po talaga ang ating Panginoon kapag talaga tayo ay totohanan lumapit at dumulog sa Diyos. So ang Panginoon Jesus mismo, kinakalm niya ang storms, gumagawa ang Diyos ng himala, at kayang-kaya niya isave ang ating beloved nation sa ganitong uri ng sitwasyon. Ang sama-samang prayer, Panginoon, nabanggit niyo po, Miss Kata, yung panalangin sama-sama, nakita ho natin yan, eh, no? Yung mga bagyo before sa atin, umiiwas talaga, humihina talaga, at talaga nagkakaroon ng God's divine intervention. Eh, napaka very powerful ng tinatawag na united prayer. Naniniwala po tayo dyan. Kaya naman, alam ko ho, na ang Diyos ay laging tumutugon sa panalangin. Kaya po sa oras na ito, siguro ho, samahan niyo po kami na manalangin po para po sa ating minamahal na bansang Pilipinas, because we believe in the united prayer, we believe sa powerful united prayer. Alam po natin ang Diyos ay tumutugon. Tayo pong lahat ay manalangin sa oras nito. Panginoon, patuloy po kaming dumudulog para po sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Ikaw na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ang Diyos na may lalang na lahat ng bagay ang nagtala, Panginoon, ng kalangitan magmula sa kawalan. Ikaw, Panginoon, ay napaka makapangyarihan Diyos. Alam po namin, you hang at the earth upon nothing. At dahil ang lahat ng bagay nito, Diyos, ay kontrolado na yung kapangyarihan, naniniwala po kami na wala pong gawa, walang plano ng kaaway na patuloy na maglulugmok sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Maging, Panginoon, ang issue, Panginoon, ng
ng paparating Panginoon na El Niño phenomenon, naniniwala po kami you are in full control of everything, na mababawasan ang tubig na papatak sa aming minamalabansang Pilipinas, tubig na inaasahan sa isang buwan ay hindi mangyayari because of the El Niño phenomenon. Pero naniniwala naman po kaming napakamakapangyarihan mong Diyos. At kung may mga bagyo gaya nito Panginoon na darating sa aming minamalabansang Pilipinas, nagtitiwala po kami na ngayon pa lamang oras nito, binabakuran mo na ng iyong kapangyarihan ang bansang ito, O Diyos. Ang Luzon, Visayas at Mindanao, especially Panginoon, ang dadaanan ng bagyong ito. Pero naniniwala po kami ang dala nitong hangin at ang dala nitong tubig ay pwede magpahirap sa aming mga kababayan at pwede din mang kumitil ng buhay. Kaya ngayon pa lamang oras nito, kinakansela na po namin ang lahat ng plano at gawa ng kaaway sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Walang buhay na mawawala, O Diyos. Walang anumang malawakang pagkasira. Dadaan lamang ang bagyo sa aming bansa pero hindi makakapanalasa, Panginoon, sapagkat alam po namin kontrolado ito ng iyong kapangyarihan. Lord, cover our beloved nation, O God, with your most precious blood. At nagtitiwala po kami na patuloy, Panginoon, na ang iyong pagpapala ay maranasan po ng aming minamahal na bansang Pilipinas. Mm-hmm. Ang dalangin din po namin, O Diyos, we speak life, O God, and prosperity upon this nation. Ang dalangin po namin, O Diyos, ang bansang itong matagal mo nang ninanasa, Panginoon, makarahanas ng tunay na pagpapala at ng tunay na kasaganaan. Panginoon, hayaan mong maranasan at mong namin ito, O Diyos, sa aming kapanahunan. At naniniwala po kami, napakarami po pa ang sorpresa sa aming minamahal na bansa. Kaya naman turuan mo po ang bawat Pilipinong manumbalik at magbalik loob sa iyo at patuloy na magsisi ng kasalanan. Tanggapin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aming buhay sapagkat naniniwala po kami ang tanging paraan lamang para kami maligtas sa lahat ng anumang uri na sakuna ay ang manumbalik po kami sa iyo at magbalik loob sa iyo. Pagpalain mo po ang aming gobyerno from the office of the president up to the barangay level, O God. Ang 3 branches of our government, Lord, dalangin po namin hawakan mo po. At naniniwala po kami that you will continue to give them wisdom how to manage, Lord, and how to govern, O God, the nation of the Philippines. At naniniwala din po kami ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ang patuloy na lulukob sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Ngayon pa lamang, nilulusaw mo na at nilusaw mo na ang bagyong paparating sa bansang ito. Marami pong salamat. We entrust to you, Lord, everything. At minsan tayo binabalik namin sa lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Amen and amen. Amen to that. And ayan, narinig po ng kalangitan ng ating corporate prayer at ililigtas tayo ng ating Panginoon sa anumang delubyo. Maraming salamat po, Bishop Fred Seya at Pastor Michael Pastrana. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako po ang inyong lingkod, Kata Inocencio. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo, dito lamang sa programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran, Diyos at Bayan. God bless you all and God bless the Philippines.